Sa isang bayan sa Pangasinan, isinilang ang 12th Pangulo ng Pilipinas. Samahan niyo akong lakbayin at siya sa atin ang naging buhay ni Pangulong Fidel Valdez Ramos. Ako po si Jabs at welcome po sa aking channel. Lumilipas ang panahon, kaliyak ng ating gunutan, ang mga punot halaman, bakit kailangan lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Let us go! Go, go! Go, go, go! Mabuhay ang Pilipinas! Pangulong Fidel Valdez Ramos, FBR, Eddie, Tabaco. Sa mga katawagang iyan, nakilala si Pangulong Ramos. Siya ang pinakamatandang naging pangulo ng bansa sa edad na 64. Si Ramos din ang kaisa-isang opisyal ng militar ng Pilipinas na dinaanan ng lahat ng posisyon mula sa second lieutenant hanggang sa commander-in-chief. Today, as I stand here for the last time as your commander-in-chief, I thank you for the honor and the fulfillment that I have felt working with the gallant soldiers of our people. 18 ng Marso, taong 1928, isinilang sa Lingayen, Pangasinan ang 12th Pangulo ng Pilipinas na si Fidel B. Ramos. Nagtapos ng kursong Military Engineering sa United States West Point Academy noong taong 1950. Nagsilbi rin si Ramos sa ilalim ng sandataang lakas ng bansa at kasama na lumaban noon sa Korean War noong taong 1950. 30 ng Hunyo taong 1972 nang siya ay nahirang na pangulo ng bansa. Bilang pangulo, isinulong niya ang peace agreement sa Philippine Army at New People's Army kasama ang Moro National Liberation Front. Isa sa pinakamalaking problema ng bansa noon ay ang kakulangan sa supply ng kuryente. Sa pagbaba sa pwesto noong Pangulong Cory Aquino, 4 hanggang 12 oras na blackout ang nararanasan ng ating mga kababayan. Sa kanyang State of the Nation Address noong 27 ng Hulyo taong 1972, humiling siya sa Kongreso na lumikha ng batas na magtatatag ng isang kagawaran ng enerhiya. Ginamit ni Ramos ang kapangyarihang ito sa pamamagitan ng pagbibigay lisensya sa mga independent na kumpanya na lumikha ng kuryente upang makagawa ang mga ito ng dagdag na power plants sa loob ng 2 taon upang makapanghikayat din ng mamumuhunan at madagdagan ang serbisyong pampubliko ng gobyerno. Inulunsad din ng pamahalang Ramos ang Build Operate Transfer Scheme. Sa pamamaraan na yan, inaanyayahan ang mga negosyante na magtayo ng istrukturang sa mga nakaraang administrasyon ay gobyerno ang gumagawa, tulad ng mga tollways, power plants at bus transport scheme. Ang unang taon ng panunungkulan ni Pangulong Ramos ay naging maganda. Sumigla ang ekonomiya, naging tahimik ang mundo ng politika at nagkaroon ng positibong pagbabago ang pagbibigay ng pangunahing serbisyo para sa publiko. Naging masigasig din si Pangulong Ramos sa paninindigan sa teritoryong pinag-aagawan sa West Philippine Sea. Naging maganda ang takbo ng bansa sa lahat ng aspeto nito sa ilalim ng pamumuno ng Pangulong Ramos. Subalit napigilan ito nang dumanas ang Asia ng financial crisis noong taong 1977. Bilang epekto nito, mula sa mahigit na 5% ng paglago ng ekonomiya noong taong 1977, bumagsak ito sa halos kalahating porsyento na lamang ng sumunod na taon. Marami din ang nagsara ng negosyo na nagresulta sa pagtaas ng mga Pilipinong walang trabaho noon.
Subalit dahil sa isa sa pinakamatatag ang stock market ng Pilipinas sa buong mundo noong dekada 90, mas maliit ang naging epekto ng financial crisis sa ating bansa na siyang naging dahilan upang mabilis tayong makabangon. Sa pamumuno ni Ramos, tinagurian ang Pilipinas na susunod na economic tiger ng Asia. Ika-31 ng Hulyo, taong 2022, sa edad na 94, binawian ng buhay ang 12th Pangulo, Fidel Valdez Ramos. Ako si Fidel Valdez Ramos. Ay mataimtim na nanunumpa na tutuparin ko. Ng buong katapatan at sigasig. Ang aking mga tungkulin. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon. Ipatutupad ang mga batas nito. Magiging makatarungan sa bawat tao. At itatalaga ang aking sarili. Sa paglilingkod sa bansa. Kasihan nawa ako ng Diyos. Ramos House, Lingayen, Pangasinan. So, nandito tayo ngayon sa ancestral house ni Fidel B. Ramos. So, hanggang dito lang, hindi natin mapapasok. Pero sa labas, makikita natin yung ganda ng bahay. Bagamat nawasak ang tunay na ancestral house ng dating Pangulo noong 2nd pandaigdig, ang Ramos Foundation ay nagtayo ng replika noong taong 1975 sa kahabaan ng Primesia Street sa Lingayen.
ang mga dingding ng bahay ay pinalmutian ng mga nakaprame na larawan ng pamilya ni Pangulong Fidel B. Ramos at ang kanyang mga nagawa sa buhay. Gayun din ang iba pang alaala ng pamilya. Mula nung lumipat ang dating Pangulo at ang kanyang pamilya sa kabisera ng lungsod ng Maynila, ipinagkatiwala ang bahay sa isang kapitbahay na tinatawag na si Nanay Bilda. Sa mga gustong dumaan at bumisita, kailangan nilang gumawa ng appointment isang linggo bago ang nakaplanong pagbisita kay Nay Bilda na nakatira sa tapat mismo ng sikat na bahay. Panahon, kaliyak ng ating puno.